What's up mga boss? Balik aron atong topic, atong istoryahan ni Kuan, kining istorya ni Milan Melindo mga boss, patungkol kay Casimero at saka siyempre kay Naoya Inoue. Courtesy sa kanya no, kay Milan Melindo. Pero bago ang lahat mga boss, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ano pa hinintay mo mag-subscribe na IBM Solid Vlogs aka Batang Binaw. Kasi bakit mga boss, ako ang kaibigan na hindi nang iiwan. Okay, congratulations nga pala kay Naoya Inoue. Talagang nagmukha siyang monster mga boss no, sa kanyang panalo dito kay Irish boxer TG Duini, kasi nagkaroon ng problema sa ano, sa back pain niya mga boss. Nagkaroon ng injury itong si TG Duini, kaya stopped by referee around 7 mga boss, diniklarang panalo, walang iba ang monster ng Japan mga boss. Pero sad to say, ingon ni Kuan, Masayuki ito mga boss, kining Kuan ni Casimero ba kiniiyahang promotion, ingon siya nga kanang dagan ko na kay mga Japanese nga wala jud ganahan sa away ni TG Duini o kang Kuan Naoya Inoue, kay gusto lagi nila na makita kining unfinished business ni Naoya Inoue between kay Casimero mga boss. And then I think mga boss, diri na musulod ang istorya ni Kuan ni Milan Melindo mga boss. Ingon niya mga boss, paminaw na to ha, unya na ta muhatag og reaction video. May nagtatanong kung malakas daw ba si Junior Casimero, aga ko ito alas aka Angas ng Pinas, dahil naka-sparring ko na siya doon sa Omega Boxing Gym at saka doon sa Ala noon. Dalawang beses na ako naka-sparring sa kanya noon at doon sa Omega. So, ang masasabi ko lang po, sa ngayon, napakalakas ni Casimero. So, naka-sparring ko rin secretly si Filipino Plus to nare. So, it's a secret training, secret sparring, so kami-kami lang lang. Pero, masasabi ko talaga na may iba si Cuatro Alas, may iba yung suntok niya. Kasi naka-super defense ako. At ang ginagawa niya, kasi gusto niya maging entertaining yung entertainment, yung ano, yung sparring namin. Kaya kasi, naging vlogger din siya. So, pinapakita niya talaga na todo-todo yung suntok niya. Yung suntok niya talaga ay kumukuryente. So kung hindi lang talaga ako magaling sa depensa, malamang may ano, may paglalagyan ako. So tiwala lang po. Basta makatama lang po si Cuatro Alas kay The Monster. Yun, tapos ang laban. Kasi magaling magpaloob si General Casimero. Yun lang po. Yun lang po. Hindi ko sinabing siya mananalo agad. Lalabanan pa po yan. Okay? Yon mga boss no, kung atong ibase sa istorya ni Milan Melindo mga boss, excited kayo. Doon na yung pildi. O klaro nga istorya, kining si monster ng Japan mga boss, walang iba si Naoya Inoue. Kung ibase na to no, sa istorya, mura grabe no, naka full guard na siya, pero gapangurinti gapon mga boss. Gani, na-sparring na niya itong si The Plus no, Nito Donaire. Iba talaga mga boss, iba daw ang lakas nitong si Casimero. At saka magaling daw mag-follow up mga boss. Pagtatama ng isa, nasolido talaga itong si Casimero mga boss dito kay Naoya Inoue, finish na. Kaya siguro mayroong mga nakapagsabi ditong si Naoya Inoue mga boss na huwag yan si Casimero, malakas yan, may talo ka yan. Kaya siguro mga boss no, parang feeling ng nakakarami takot itong si Naoya Inoue. But ito yung totoo mga boss, pag naglaban silang dalawa, hindi masabi nitong si Milan Melindo kung sino manalo. Pero pag makatama ng magandang patama itong si Casimero kay Naoya Inoue, talagang may paglalagyan at may talo talaga itong si, siyempre mga boss, kiningiingon nila ka ng monster ba sa Japan, Naoya Inoue. Kaya yun lang mga boss, sinasabi ko lang sa inyo at hinahatid na balita na talaga sinasabi nitong si Milan Melindo mga boss, iba ang lakas ni Casimero kung ikukumparar din kang ano, Plus Nonito Donaire, naka-sparring niya secretly mga boss. And then may paglalagyan talaga itong si The Monster na Naoya Inoue. Yun lang at salamat.